Dahil po ba kayo ay nakapagdudulot ng saya, ng aliw sa ating mga mamamayan? Dahil po ba kayo ay nakapagbibigay ng inspirasyon, ng pag-asa, ng katatagan ng loob na kagaya po sa opening salvo kanina ng representative ng ABS-CBN? Hindi na po ba natin susundin o tutuparin isa sa alang-alang ang ating mga batas, ang ating saligang batas, o kaya ang prangkisa ninyo? Makakapagpasaya naman po tayo. Makakapag-inspire po tayo. Nang hindi po tayo lumalabag sa batas. The House of Representatives should endeavor not to grant the franchise application of ABS-CBN because it has deliberately flouted the Constitution and other related laws. Even the terms and conditions of its previous franchise to suit its own business and political interest, but to the prejudice of the greater good. The grant of a legislative franchise is merely a privilege and not a matter of right. Congress has the exclusive constitutional authority to award, alter, or revoke this privilege when the common good so requires, as in this particular case of ABS-CBN. We believe that it is but right for the House of Representatives to deny this time the franchise of ABS-CBN for flagrantly violating the Constitution and related laws, even its own franchise, making it unworthy of the grant of this special privilege by the state. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So ano, inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop mo yung traffic doon. Stop. Iba ka, Kiboloy. Alam mo kung si... Kailan mo magustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Mr. Speaker, ABS-CBN posed the challenge. Obviously, the challenge was accepted. There is no reason to complain. Maraming salamat po. Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigil ang umiyak dahil wala na yung mga programa niyo. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngalangalan niya, nakita ko sa katatawa eh. Gumaga na, alos mabali yung leg niya. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganon. O ngayon, nakita mo na may Diyos sa langit. Tapos, nakita mo na siya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisya ang Diyos, Vice. Ganda. Justisya. O, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun.
O pagkatapos, isinama mo pa ako. O ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, Kiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, Kiboloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Wise. Oh. Ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan, hindi para pagtawanan ang mga tao, laipin, at gawing katatawanan. Oh, nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS-CBN, pag narinig, para bang Diyos, kailan, tumabi kayo lahat, kasi nandito na kami. Para ba kayong NPA noon, pag narinig ang NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Oh, nilait ko rin yung NPA, Vice. Sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, Vice, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita, ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang mukha. Oh, gamitin niyo sa kabutihan. Kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And on, humahalakhak ka. Oh, tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4? Na nagkutsaan kayo? Alam ko pa yung sinusuot mo eh. Nile green. Na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, Vice. Yun ang dahilan para patotohanan lang ng Diyos sa'yo. Si Pastor Apollo Kibuloy, eh, hindi pumunta rito sa kanyang sarili lang. Lesson yan. I hope that you learn your lesson.